Ginawa ko? Ano? Hanggang gym lang ako. Hindi na ako gumagala. Pagdating sa gym, practice, tapos labas na kaagad. Pero syempre, coach, yeah, given yun. Paano pag games? Andiyan ang mga supporters, ay, kasi mga alumni. Nung time na yun, Lai, wala namang nakikialam sa akin nung araw. Wala nang lumalapit sa atin noon, ha? Kung naaalala mo ba yun, nung nag-i-start sa Ateneo. Wala nang tumutulog sa akin eh. Until na natapos yung first na lahat ng top 4 doon sa unang taon namin, lahat ng top 4 of the previous year, 5-setters lahat kami. Mm-mm. Kaya yung unang taon namin, number 5 yung team. Pero lahat yung top 4 na yung 5 sets. Tapos the following year, nag-third na. Nagkaroon na ng maraming fans yan. Mm-mm. Unti-unting nagkaroon na ng fan base yung Ateneo. Okay. Yan, medyo nagkagulo na hanggang sa dumating ka, nagkagyera na sa volleyball. Hanggang sa napilitan kang i-recruit ako, I think, if I may share this lang, ilan lang din naman yung kumuha sa aking mga schools and very determined din naman sila. But I think one person who fought talaga harder was Coach Roger. Paano mo kinausap pala si tatay? Honestly, hindi ko talaga alam, Coach. Hindi ko, siyempre, ang hirap naman nung time na yon. Alam mo naman, Lai, hindi ka tulad ngayon. Ano? Wala naman akong ini-offer sa father mo noon, sa inyo, kundi opportunity lang na makapag-aral ka sa Ateneo. Ang di ko talaga malilimutan yung sabi ko sa papa mo noon, para nyo nang itinime deposit yung anak nyo. After 5 years, wi-withdrawin nyo na. Mataas ang halaga niyan sa merkado. Ang ibig ko lang sabihin ba na sa job hunting mo, mataas yung chances mo to go to a big company because you are graduating from Ateneo. Yes. Yun yung sinabi ko kay Papa mo noon. Wala pa siyang commitment sa akin. Umalis ako sa bahay niyo, walang commitment. Yes. Sorry, ano, hindi ko maalala kung Palm Sunday yun or Easter Sunday na tinawagan ako ni Papa mo. Sinabi nga niya sa akin yung medyo leaning toward, yeah. Leaning na. Pero yun yung nag-exam ka eh. Pagpasok mo raw eh, gusto mo nang umuwi. Hindi oh! Ayaw sa Ateneo? Oh, hindi nga. Oh! Nag-enjoy ako eh. Sa exam sa ano. Parang except sa general. Sa ano, nahihiya ka nang pumasok. Information. Kasi 25 minutes lang yung ano. Pero it's 1 to 30. Pero hindi ko lang sukat akalain. Maisip. Tama ba, Coach? Na talagang you would go out of your way para ma-recruit din yung isang tulad ko. Kasi parang, is totoo naman din, Coach, sa sobrang dami ng pool ng players na pwede mong i-recruit. Talagang nagbigay ka ng time na ewan ko makuha rin talaga. Hanggang ngayon naman, Lai. Hindi ko talaga, Coach, kahit ako hindi ko ma-explain. Ikaw yung nag-ano. Pero I think sobrang bata ako pa, Coach. Hindi ko pa napaprocess lahat. Pero kinausap din talaga ako ni tatay at ni nanay na maganda nga yung opportunity, Ateneo. I think meron akong gustong that time talaga, Coach, para may gusto pa akong ibigay sa UST. Tama. Kasi hindi pa ako, graduate na ako, pero parang may game pa kami, Coach, di ba? And sabi ko doon, pag nanalo kami, I think it's a sign na nagbigay na ako, parang binalik ko sa UST kung ano yung gusto kong ibalik. Meron pa yun. Pero natalo kami nun, Coach. Sabi ko, oh my God, paano to? Meron so, din. Ganun po ang nangyari. Lahat kayo may istorya eh. Kaya, naaalala ko naman lahat. Paano ko kayo na-recruit? Sino ang nagdala? Paano ko kayo nakita? Ako, isa lang yung masasabi ko, yung memory ko na hindi ko makakalimutan kay Coach Roger. Well, one, Coach, lagi mo akong sinusundo sa Betty Gobel Monte. Paparating na sa Betty Gobel Monte. Di ba, Coach? One of the things na hindi ko makakalimutan, it was the entrance exam of Ateneo. Tapos hindi ako marunong pa masyado mag-commute. Tapos sabi niya lang, okay, mag-LRT ka, tapos waba ka sa Betty Gobel Monte, tapos doon na kita susunduin. Tapos sabi ko, paano ako mag-LRT? Hindi ako marunong mag-LRT. Kasi sa UST lang ako lagi. Tapos, pagbaba ko ng Betty Gobel Monte, yun, lagi mo na ako sinusundo. So, pag lagi akong pumupunta ng UST to Ateneo, lagi akong bababa ng Betty Gobel Monte, tapos sasabay yun, na ako sa'yo. Ano pero naman sa training, Coach, wala talagang happy memories. Wala.
Wala. Kasi yung time na pagpasok... Sobrang wala. Nagbitaw kasi ako ng salita noon sa Ateneo. Ah. Sabi ko sa kanila noon, sige, bigyan niyo ako ng ano, bigyan niyo ako ng 5 years. Ang sabi ko noon, ika-fifth year, magpa-finals na kami. Coach, ang nakakainis talaga, ngayon ko lang ito sasabihin, nasa residency pa lang ako, pinapatay mo na ako. Ano naman problema natin? Ika-fifth year ko mula nung hahawakan ko yung Ateneo, magpa-finals na. Yun ang promise ko. Pero nag-finals na before fourth year mo. Fourth year pa lang nag-finals. Second year, nag-medal na. Kaya nakita na lahat dun yung potential eh. Kaso, siyempre, nung time na yun, kulang tayo. Wala tayong panggitna. Naalala mo nung ginawa pa kitang panggitna. Kasi wala talaga tayong panggitna. Iisa lang ang panggitna natin. Coach, ito lang masasabi ko. Naalala ko yung nagpinagitna mo ko. Finals pa ata yun. Panalo tayo. Panalo tayo sa game 1. Hindi ko makakalimutan. Alam mo, hindi ko makakalimutan. 7 tayo sa court. Oh my God! Hindi ako lumabas. Hindi ka lumabas. So, dapat pinapalitan, di ba, ng libero? Tapos nandun ako sa gilid, tapos may libero, tapos pumito yung referee. Sabi ng referee, sabi ko, ano yung senyas na 7? First time ko nakita sa volleyball. 7 pala kami sa loob ng court. Eh, kasi naman, Coach, pasensya batang-bata ka pa nun eh. Bawi talaga ako. Batang-bata pa kayo nun. Oh, yun nga ang ano ko. Yun yung pinaka-nahihiya akong moment ko in my volleyball career. Yun nga yung ano, problema nun. Kasi puro kayo bata. Lahat itinuturo pa sa inyo. Hindi katulad ngayon, mature na kayo, nakakapag-isip na kayo ng... Hindi na nga nyo kailangan ng coach, kayo mismo, nako-coach nyo na yung sarili nyo. Hindi katulad nung araw. Lahat ng detalye, ituturo mo. Tsaka play ko lang noon, tres. Oo, sabi tsaka ko kay Jem. Wala kay akong Jem. Ibang play. Jem, ang quick niyan, tres lang ha. Tsaka running lang. Tsaka si Ate Jem, itataas ko lang sa'yo, papaluin mo. Ate Jem, okay po. Oh, panalo naman tayo, first game. First game. Ahirap yan yung mga problema natin noon sa Ateneo. Walang gustong pumasok. Mm-mm. Coach, pero ito yung mga memories na, actually, hindi ko naman din talaga ito maalala, Coach. Pero lagi lang may mga nagkikwento din sa akin pag nagkakakwentuhan. Pag ano daw, lagi mo daw ako pinapagalitan pag game, pero hindi ko talaga maalala. Hindi ko maalala talaga, Coach. Lagi lang nilang sinasabi na nagagalit ako. Pero ang hindi ko malimot-limot, hindi ako galit, lagi kong binibigay na example yun sa mga player ko na si Eliza, pag masama ang laro, umiiyak yan kasi gusto niya maganda super lagi ang laro hanggang niya. Hanggang ngayon, umiiyak. Oo, hanggang ngayon. Umiiyak na naman ako. Kaya nga si so, mali ba yun, Coach? Hindi naman. Okay naman. Si Eliza Valdez kasi, ito yung player na off night niya. Wala na siyang laro, pero 18, 19 points pa siya. Dati yun, dati. Saka naman nakakitang player na ganyan. Masama na ang laro, 18 points pa. Dati pa yun. Iiyak pa yun. Pero iiyakin ko talaga. Sana, makuha ng mga batang player yung attitude na ganyan. Pero Coach, ano yung ano favorite na UAAP or Ateneo game mo? Siyempre, yung finals. Aling finals? Yung first? Yung first, siyempre. First time. Meron pa yung sa MOA. Nag-MOA tayo, Coach? Oo, yun yung unang-unang laro sa MOA na parang yung UAAP during that time, bahala na kung mapuno o hindi. Tapos, nagulat tayo kasi ang nanood doon sa game 1 na yon is 19,600 something na nagulat din lahat. Yung second game sa Araneta, ang nanood 17,000 naman. Tapos yung mga fans nyo noon, no, umiiyak doon. Diba doon sa MOA may mga glass doors doon, diba? Yung fans nandun sa kabila, tapos tayo nandito sa loob, naghihintay tayo ng mga ng sasakyan. Nag-iiyakan doon sa labas para makapagpa-picture. Hindi ko malimutan. Kasi, for me kasi, parang sobrang historic yun eh. Kasi, in a way, parang mas marami pang nanood sa atin eh. Doon sa MOA nung time niyon kaysa doon sa ibang sport na naglaro doon. Kaya parang nakaka-elate. Parang ganito na baka sikat yung volleyball during that time. Hindi, ako, I wanna take this opportunity lang din also, Coach, na... Salamat naman sa nanakita mo ako. Kasi I really wonder, Coach, yung lalo na sa mga coaches, ano yung nakikita nila sa mga players para i-recruit nila and bigyan ng magandang future yung mga batang naglalaro ng volleyball. Pero sa sobrang dami mo nang na-achieve, Coach, name it, lahat talaga, from winning championships,